purihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinukop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa. Kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Ligkas ba ang bitag kung walang huli? Maari bang di sakmalin ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ang bantay lunsod ang trumpeta? Mangyayari ba sa isang lunsod ang isang kahindik-hindik na bagay, malibang ito'y itulot ng Panginoon?
tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-ungal ng leon, mari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin. Sumbat pa ng Panginoon. Kaya mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Noon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Oon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Oon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Oon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwi na. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno
at magandang umaga sa inyong lahat. Noong 2015, bumisita sa atin si Pope Francis at merong dalawang bata na nagtanong sa kanya. Yung tanong ng mga bata, bakit hinahayaan ng Diyos na magdusa ang maliliit na bata? Why do God allow children to suffer? Hindi naman yun sinagot ni Pope Francis. Marami sa buhay natin ang katanungan na hindi rin sinasagot. Marami na akong na-encounter na ang tanong sa akin, Father, bakit kaya nakakaranas kami ng paghihirap? Nagsiserve naman kami. Hindi naman kami nakakalimot sa Diyos. Bakit kaya parang pinababayaan kami ng Diyos? Mga kapatid, maraming tanong o marami sa atin na hindi nalalayo dito yung tanong sa ating buhay. Pero ang totoo niyan, hindi naman talaga natin lubusang maiintindihan o mauunawaan ang plano ng Diyos. May mga sitwasyon sa buhay natin na sa ngayon hindi natin naiintindihan, pero hopefully later on maintindihan natin. Sa ating ebanghelyo narinig natin na tutulog si Jesus habang nasa bangka sila. Natutulog ang ating Panginoon habang yung mga alagad niya nakakaranas ng unos. Pero ang tanong, natutulog nga ba ang ating Panginoong Hesukristo? At kung ilalagay natin sa konteksto ng ating buhay, natutulog nga ba ang Diyos? Mga kapatid, siyempre, hindi naman talaga natutulog ang Diyos. Pero minsan, may mga pagkakataon na hinahayaan niya o pinagigindapat niya na makaranas tayo ng unos sa ating buhay. At papasok na naman yung tanong natin, bakit ba pinapagindapat at hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng unos sa ating buhay? Unang-una, to check us. Para tignan tayo nang tayo ay lumago sa ating pananampalataya at magpakumbaba. Minsan kasi nakakalimutan na natin kung nasaan na ba yung ating pananampalataya. Minsan nakakalimutan na natin na meron pala tayong Diyos. At minsan kailangan nating mabulabog. Minsan, kailangan nating makaranas ng kaunting paghihirap para makita ng Diyos at para makita din natin kung meron pa tayong pananampalataya. At minsan din kasi yun yung pamamaraan para tayo ay magpakababang loob. The tendency kasi minsan, di ba, kapag tayo nakakarating na, nakakaangat, nakakaunlad sa buhay, ang pakiramdam natin, kaya na natin lahat ng bagay. Ang pakiramdam na natin, tayo ang may gawa ng lahat. Pero pag nakaranas tayo ng mga unos sa buhay, bigla nating naaalala. Bigla na tayong natututo na tumawag sa Diyos. Bigla tayong napipilitan na magpakababa, magpakumbabang loob. Kaya pinaparanas ng Diyos minsan ang unos para tignan tayo at nang tayo ay makapagbaba ng loob. Pangalawa, hinahayaan minsan ng Diyos na makaranas tayo ng unos sa buhay para subukan ang ating pananampalataya. Nung una, sa karanasan ng mga apostol na nasa bangka, hindi nila tinawag ang ating Panginoon. Hinayaan nila ang ating Panginoon na natutulog hanggang sa hindi na nila kaya, saka sila tumawag. Dahil minsan, sinusubukan ng Panginoon kung hanggang saan tayo, kung hanggang saan ang ating pananampalataya. At kapag ka nasusubukan ang ating pananampalataya, saka ito lumalago.
Diba, ganito naman yung common experience natin. Ito yung karaniwan sa atin. Na kapag ka nakaranas na tayo ng pagsubok, kapag ka nakaranas tayo ng kahirapan, saka lumalago ang ating pananampalataya. Kaya nga, di ba, minsan, lalo na kapag ka nagkakaedad na tayo, kapag ka nakaranas na tayo ng mahirap na pagsubok sa buhay, ang nasasabi natin, marami na akong napagdaanan. Madali na lang dapat to. O di kaya naman, di ba, nasasabi natin kapag ka nakakaranas tayo ng pagsubok, sa dinami-dami ng pinagdaanan ko, ngayon pa ba ako susuko? Kasi minsan, ang pagsubok sa ating pananampalataya ay siya ring paraan para lumalim at lumago ang ating pananampalataya. At pangatlo at panghuli, pinapagindapat at minsan parang hinahayaan tayo ng ating Panginoon na makaranas ng unos sa ating buhay para matuto tayo at para maalala natin ang Panginoon. At pag naalala natin ang Panginoon, natututo tayo na tumawag sa Kanya. Kasi nga minsan sa buhay natin, kumakaasta tayo parang wala ng Diyos. Kapag ka tayo nakakaranas ng biyaya, pagka tayo nakakaranas ng kasiyahan, pagka walang pagsubok sa buhay, nakakalimutan na rin natin ang Diyos. Diba, marami sa atin, naaalala lang na bumalik sa simbahan kapag ka meron ng hinihingi. Minsan, yung iba sa atin, naaalala lang na bumalik sa simbahan kapag ka bumabagsak na ang kabuhayan. Minsan, yung iba, naaalala lang na bumalik sa simbahan kapag ka lugmok at lulubog na. Dahil ang masakit, no? Minsan, ito lang yung paraan para maalala natin ang ating Panginoon. At kung maalala natin ang Panginoon, sana hindi pa huli ang lahat. Pero pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo at mga pagbasa ngayon. Minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin na pinaparanas sa atin ng Panginoon ang matitinding unos. At ano yung mga dahilan? Pinaparanas sa atin ang unos, unang-una, para lumalim ang ating pananampalataya at i-check tayo ng Panginoon. Pangalawa, para subukan ang ating pananampalataya at sa pagsubok ng ating pananampalataya, ito ay lalago. At pangatlo, para maalala natin ang Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. At sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat, sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan.
Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ama sa langit, patataginawa kami ng pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, umpang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ngang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata,
minamahal kita. Minamahal kita. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na July 4, 2024, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at papagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati
kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati kanamin.